magugulat kayo, ano? Tiyak na magugulat at mapapawaw kayo sa biyahe natin ngayon. Panghimagas ng mga Maguindanaon? Pinaniniwala ang dapat apakan ng bata bago kainin? Bakit naman? 500 hektarya ang bulubundukin. Maakyat daw ng hindi napapagod. Pwede ba yun? 1,000 katao nagsalo-salo sa isang halo-halo. Gahigante kasi yarn. Nagtataas ang mga rock formation at ilog. Makikita sa tuktok ng bundok? How come? Lahat ng yan, first time natin makikita at matitikman. Sa probinsya ng Sultan Kudarat. To tell you honestly, I had 0 expectations. Yummy. Sarap. Sarap na ito. It's cold, it's windy, it's very beautiful. Ano ang gagawin mo kung pagmamayari mo ang lahat na ito? Ang palm tree plantation nito, pinagkaguluhan dahil lang sa isang social media post? Mahigit 2 dekada ang palm tree plantation na ito sa Colombio, Sultan Kudarat. Palm oil ang inaanim mula rito. Isa lang po siyang ordinaryong plantasyon. It covers 500 hectares po, in which half of it po yung oil palm plantation. Pero nang dumating ang pandemya, nag-iba raw ang ihip ng hangin dito. Ayun, napansin ko na yung mga pamangkin ko, nagka-camping dito. May extraordinary na siguro sila na napapansin dun sa place. Though sa mga locals dito, parang common na lang siya na view. We conducted po the relocation survey po ng Department of Agrarian Reform. And then, pinost po ng isang kasama namin, representative po ng DAR, pinost niya po sa social media. And then, yun na, goes viral na. Ang instant nitong pagsikat, hindi lang nila inaasahan. We didn't expect talaga, even in our wildest dream, na this will happen. Kasi sa amin talaga, parang common lang talaga siya na bukid eh. Naunahan po kami actually ng tourists, but we managed it. Kasi po yung lahat ng mga tourist destination po ng ating municipio ay pag-ari mostly ng ating mga indigenous people. So what we did para po matulungan yung tourism, sila mismo po yung pinamanage namin sa lugar. At kung ganito kaganda ang tanawin, ano pa nga bang masarap gawin kundi humigop ng mainit na inumin? Ay, nako, napaka-perfect naman tong kape na to. Ay, nako. Ah, ang kape na galing sa coffee beans, duh. Pero yung coffee beans galing sa Municipality of Senator Ninoy Aquino. Isa sa kanilang major products or livelihood na nanggagaling doon sa municipality na yun ay coffee beans. I think this is the perfect setting dito sa La Palmera, sa Municipality of Colombio, na uminom ng kape dahil ang ganda ng view at medyo maambon. Kaya gusto akong magpainit. Bakit ganito ako magsalita? Hindi ko rin alam. Baka kailangan ko na ng konting kape. Alam niyo ba na isinusulong na maideklara bilang coffee capital of the Philippines ang probinsya ng Sultan Kudarat? 37% kasi ng coffee production ng Pilipinas ay mula sa Soksarjen, ang rehiyon na top coffee producer ng bansa. At 86% ito galing sa probinsya ng Sultan Kudarat. Kasi po in terms of volume, nanguna kami dito sa Sultan Kudarat. At in terms of quality ng kape, ay hindi rin kami magpahuli. Umaari sila rito ng Robusta at Arabica coffee beans. So wala pong nasasayang na coffee beans kasi from green coffee hanggang powdered coffee ay meron po tayong market. Pero hindi lang masarap nilang kape ang pwedeng tikman. Pwede nyo rin maranasan ang maging isang coffee farmer. Sa ngayon po, pwede makita ng mga, at ma-experience ng mga turista dito sa kung ano ang proper way ng pagtanim at pag-harvest po ng kape. Hindi lang yan. May iba pa silang produkto na gawa rin mismo sa kape. Isa na rito ang kape pastillas. Mapait nating kape na gustong-gusto natin. Black! Kailangan natin ng konting tamis. Sa totoo lang, kahapon ko pa ito pinapapak. Isipin nyo lang ito. Kapag nakakain na kayo ng coffee bun, alam niyo coffee bun? Yung tinapay na pagkagat mo, ito, magkat mo ng pastillas na alam mo yung lasa. Pastillas, tamis, kape, ganun din.
chewy. Saktong tamis. Gurot 50% ng kinain ko na sa ngalangala ko na. Pero okay lang, konting laban. Pero mahuhulog nga mula sa ngalangala ko dahil inom ako ng kape. Hindi nag-work. Ulitin ko ulit. Marami na tayong napuntahan waterfalls dito sa Pilipinas, pero ang pupuntahan nating Fekumbula Falls, sulit kaya ang pagdayo? Fekumbula. Now, if translated to English, yung Fekung Falls, bula, alam nyo na yan, bubbles. Medyo may kalayuan din siya, no? That's why sinasabi nila na wala masyadong locals na pumupunta dito. Lalo na yung medyo masukal yung daan, no? Tapos medyo umulan pa kagabi, kaya talagang very cakey yung road. Tinatanong namin kung gano'ng katagal ba yung trek. Hindi rin nila alam dahil hindi pa sila nakapunta. That's a good sign. This is worth the adventure. Alam naman tayo eh. Kahit na may dalang bolo para magkaroon tayo ng daan, G tayo. Hindi nga tayo nag-follow ng rule. Reserve parking for motorcycles only. Lahat kotse. It's a good start! Hindi pa man nakakalayo, kinailangan na naming tumawid sa isang improvised na tulay na gawa sa kahoy. Kaya Ray, ano yung ibig sabihin ng Fekumbula? Feeling ko kasi, ano siya? May naglalabas sa taas, kaya yung ibig sabihin. Ah, may naglalabas sa taas? May naglalabas. Di ko lang, inawat ko lang ngayon kaya wala. Gaano katagal pa kaya bago naming marating ang Fekumbula Falls? Ilang lata ng gatas, balde-balding yelo, at sangkaterbang mga sangkap. Yan ang inilagay sa nag-uumapaw na giant halo-halo na nagpalamig sa mahigit 1,000 katao sa Halo-Halo Festival sa Esperanza, Sultan Kudarat. Kung busod na sa regular-sized halo-halo. Sabihan, kayo mo na! Abuhat na! Abuhin mo! Nakakaya! Tulog na ako! Pasok na kayo, madam! Maawa na kayo! Pasok! Baka lalong hindi nyo kayanin kapag napadpad sakaling ito. Mga tao kasi rito sa Esperanza, ang blood type ay O. A. Paano ba naman ang kanilang halo-halo nag-uumapaw sa sangkap? Dito sa bayan ng Esperanza, ang reward ay halo-halo, ang pastime ay halo-halo. Nakita natin kung paano ang halo-halo industry ay lumago dito sa ating bayan. At gusto natin itong ma-highlight at ito nga ay tinawag na Halo-Halo Festival. Noong 1970s pa raw, nagsulputan ang mga halo-halo stall sa kanilang palengke. Isa sa mga unang nagtinda ng halo-halo, ang 75-year-old na si Nanay Inday. Siya lang naman ang tinaguriang halo-halo queen sa kanila dahil 37 years na siyang nagtitinda nito. At gaya ng kanyang tinda, siksik, liglig at ang kanyang mga narating sa buhay. Nakapagawa ako ng bahay ko na concrete dahil lang sa halo-halo. Nakapatapos ako ng apo ko sa nursing. Dahil lang sa halo-halo. Nakabili ako ng small minivan lang para may service ako kay matanda na ako. Bukod kay Nanay Inday, may 23 pang ibang halo-halo stall sa Esperanza Public Market. Gusto mo rin ba ng sarili mong giant halo-halo? By request lang daw, basta't bring your own lalagyan. Ay nakakaubos lang nating panghimagas, halo-halo rin ang sangkap ng susunod nating lalantakan. Ang paborito ng mga Ilonggo ng KBL, o Kadyos, Baboy at Langka, may version din ng mga taga-Sultan Kudarat. Pero ang version nila, sa halip ng langka, ubad ng saging ang inilalagay. Para mawala ang mapait na lasa ng ubad ng saging, dumadaan ito sa mabusising proseso. Ang mga nahiwang ubad, bubudburan ng asin, saka pipigain para maalis ang katas at siguradong hindi na mapait. Yan ang perfect combo ng kadyos, manok at ubad. Pwede din nating iluto yung ubod ng saging na ang sangkap is munggo. Pero sa amin na mga Ilonggo, mas prefer namin na magiging sangkap yung kadyos. Ito yung kanilang version ng KBL. Gamit nila ang ubod ng
Banana or saging. Gingery. Mm-hmm. Me likey. Yummy. Mm. Sarap. Sarap na ito. Very gingery. So, actually, mas malasa pa sa tinola. It's really good. Yum. So good. Pero hindi lang ubad ng saging ang ginagamit ilang sangkap dito sa Sultan Kudarat. Ano kaya ang isa pang klaseng ubad? Ito, siguro gumamit sila ng yellow ginger. I don't know, kasi usually, ganun naman yun. Diba? Tingnan natin. Ito yating ubod din. No? Hey. Hindi ko alam kung anong klaseng ubod to, but baka ubod ng... Ubod ng paet. Oh no! I'm guessing manok din. Manok? Yes, manok. Mapait talaga eh. Oh, no. Well, mapait siya. Ang palaya, mapait din. So, hindi ko naman sabihin na kalasa niya yung palaya, pero mapait siya. So, ito yung ubod na natikman ko ay mapait. Generally speaking, hindi ko na-appreciate yung lasa ng paet. Pag i-combine mo na siya doon sa lahat ng mga ingredients ng dish na yon, pwede na siya. Ubod ng palm tree. Hindi. Ratan. Yun, no? Meron talaga siyang paet. Tulad din ng saging, may ubad din pala ang ratan. Ito ang pinamilit na manok sa ubad ng ratan. Yung pinamilit po, ginagamit po namin yan kada pinaka-importante po ng mga okasyon. Tulad po ng may binyag at saka may kasal. Kumbaga sa Christian, yung cake na ipapakain mo sa asawa mo. So sa amin, yung pinamilit po na manok. Gina-request po talaga, lalo pa kung may mga bisita po kami ng mga royal blood kasi gustong-gusto po nila yan na pagkain. Nakapasyal at natikman na natin ang pagkain ng Sultan Kudarat. Pero alam niyo ba kung sino si Sultan Kudarat? Taruhin nga natin ang mga lokal. Hindi ko po alam. Hindi ko ba alam kung sino si Sultan Kudarat? Hindi ko po alam. Ay, hindi ko yung ilala ba? Ano siya dito sa lungsod? Hero, kumbaga. Si Sultan Kudarat ay isang magiting na mandirigma. Hindi ko po alam, ma'am ba. Yung mga pinuno ng mga Muslim dito sa Sultan Kudarat, ang pinuno nila si Sultan Kudarat. Eh, bakit naman kaya pinangalan sa kanya ang probinsya? Dahil ano, isa, eh, dahil isa siyang ano dito sa... Siguro po dahil ano po, yung mga nakatira po dati dito, yun namumuno po dito si Sultan Kudarat. Kayo yung ano, hero natin dito, kaya pinangalan sa kanya yung Sultan Kudarat. Ang atandring niya, Ami or ano, Muslim, Muslim diba? Yung Sultan Kudarat yung tawag. Sige na, babay na. Babay. Okay na po. Si Sultan Kudarat ay isang hero ng the Empire Cotabato. So, ang pangalan niya ay Sultan Muhammad Dipatwan Kudarat. Sa edad na 39 years old, itinalaga siya bilang Sultan ng Sultanate of Maguindanao. At sa loob ng 52 taon, namuno si Sultan Kudarat sa kinikilala natin ngayon na Lanao del Norte, Lanao del Sur, Maguindanao, Cotabato, South Cotabato, Sultan Kudarat, Sarangani, Zamboanga Sibugay, at Zamboanga del Sur. Noong panahon ng mga Espanyol, malaki ang naitulong ng Sultan Kudarat para maprotektahan at hindi tuluyang masakop ang malaking parte ng Mindanao. Mahigit 300 taon mula na siyang ay namatay. Noong 1973, bilang pagkakilala kay Sultan Kudarat, ipinangalan sa kanya ang probinsya. Lahat ng natatanaw nyo, gagawin natin fun and exciting. Yan ang peg ng munisipyo ng bagong bayan nang makitang may potensyal ang kanilang lugar. Gustuhan nilang makapag-enjoy pa rin ang mga lokal nung kasagsagan ng pandemya, ginawa nila itong pandemic project. This place kung saan tayo ngayon, which is 400 meters above sea level, tinatawag nila yung Bansada. In English, in full view. Dahil tanaw mo yung bundok, pati napakagandang lugar na ito. It's cold, it's windy, it's very beautiful. Cable car sa ganitong kagandang view? Let's go!
Sob na sana, napakagandang view! Pero sasabayan pa natin yan ng panghimagas ng mga Maguindanaon na inapakan daw ng sanggol bago kainin. Ang dudol ay isang Maguindanaon delicacy na inihahanda sa mga okasyon gaya ng akika o binyag. Pinaapakan sa bata ang dudol sa pinaniniwalaang sasagana ang buhay ng bata sa paglaki. Para siyang sticky, para mas mapahaba or mas strengthened yung buhay ng isang Maguindanaon. Dudol. Nakita ko yung ingredients. Sabi ko, parang ingredients yun ng kalamay na alam natin. Dude, sa sarap ng dudol. Dumidikit sa ngala-ngala. Pero ayaw tantanan. Saan ka pa? 30 pesos entrance fee kapag weekday, 40 pesos kapag weekend. Tataraw mo na yung view. Gusto mong kumain, may restaurant. Gusto mong magkape, may coffee shop. Gusto mong magpicture-picture, go! Pero kung gusto nyo mag-adventure, bayad lang kayo ng 600 pesos per hour. And then pwede nyo nang enjoyin yung 3 trails na ino-offer nila dito. Mukhang hindi nakakayanin ng ATV ang susunod nating destinasyon. Sa tuktok ng bundok! Kahit tuktok pangaraw ng bundok ang susuin. Kung ganito naman ang makikita, magiging sulit ang biyahe. Hindi lang tayo ang unang beses na pupunta sa lugar na ito sa Sultan Tudarat. Ang mga kasama natin, hindi mga dayo, kundi mga lokal. Actually, nakikita ko lang to sa Facebook na pinopost sa mga nakakapunta dito. Alam ko yung tourist spot dito, pero malayo po siya din. Wala pong nagyayaya sa amin na pumunta dito. Magustuhan kaya nila ang Pangandilan Falls? Maraming lugar kung saan pwedeng magtampisaw. At dahil napaliligiran ng matataas na rock formation ng falls, pwedeng mag-dive. Kaya ni Celso at Alberto na tumalon? Kasi Alberto? Siyempre, masaya pa rin kahit hindi tumalon, Beharos. Kasi tumawid tayo ng ilang ilog, yung mga lubak-lubak na daan, mabato. At hindi namin inaakala na sa likod pala ng masukal na daan, napakalayong lugar at mga bukit-bukit rin na mga katawirin. Meron pa ng ganito kagandang lugar. At kung mabibigyan ako ng pagkakataon na makabalik, sisiguraduhin kong dadala ko ng maraming kaibigan. Parating pa kaya namin ang Fekong Bula Falls? Makalipas ang 1, 2, 5 minutes. Isang kembot lang naman pala mula sa parking lot, mararating na ang Fekong Bula Falls. Hindi masyadong maulan, so mahina yung tubig. The best time or the best time of the year to come here is apparently during summer, June, July. Kung June, July ang pagpunta niyo dito, mas mataas yung tubig, mas klaro yung tubig, at mas maraming spots na pwedeng paglangoyan. Para siyang Twin Falls eh. Siguro mas ma-fekong, or should I say mas mabula ang falls kapag June, July. Nung nalaman ko na babalik ako sa Mindanao, tuwang-tuwa ako dahil parati pag fin-feature natin ang Mindanao, iba talaga yung vibe. I just super generally love Mindanao.
To tell you honestly, I had zero expectations kung ano ang ino-offer ng Sultan Kudarat. Short span ng pag-feature namin dito, it's a combination of you finding peace and tranquility because of the mountains, because of the farmlands, but at the same time, it's mixed with adventure. It's a destination for all ages. It can be greatly appreciated by everyone as well. Ang dami na nating hindi inaasahang karanasan sa Sultan Kudarat, mga biyero. Ito ang unang biyahe natin sa Sultan Kudarat. Pero sigurado ako, hindi ito ang huling punta natin dito.